asawa. Satisfied life, contentment in Christ. Philippians 4:12-13, basahin natin. Oh, mali yun. Mali yun. I know what is to be in need. Alam ko, may kakulangan, may pangangailangan. And I know what it is to have plenty. Alam ko rin kung paano managana. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all things through Him who gives me strength. Nagagawa ko at kaya ko ang lahat ng bagay dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Nakikinig pa ko ba tayo? Ang magandang kama, nabibili. Pero ang sarap ng tulog, hindi yan nabibili. Bigay ng Diyos yan. Ang masasarap, mga mamahal na pagkain, iyan ay nabibili. Alam mo yung kanina yung pinalabas natin yung ole-ole, iilang piraso kami noon. Pero ilang libo ang binayad namin doon. Kamahal. Hindi mo kami nagbayad, may nagbayad. Nakikinig mo ko ba tayo? Iilang kami kumain, nagsama-sama kami magkakapatid, kasama sana sila Joshua, sila Joseph, kasama sila available, si Mama niya available, dalawa na kami ni Jan. Dalawang kapatid ko, himon ko, yung isang burn yung asemetar ng babae. Magkano binayaran namin dun sa paibo, pay 108 sa Robinsons? E magkano isang plato ko, 950, Monday to Friday, Saturday and Sunday, 1,050 ang bayad do. Sipin mo yun. Ang masasarap at mahal na pagkain na bibili. Pero yung ganang kumain, hindi na bibili. Bigay ni Kristo yan. Amen! Ang magagandang damit na bibili. Pero ang malusog na mga katawan, bigay ni Kristo yan. Amen! I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all things through Him who gives me strength. Anong number yan, sister? Satisfied life. Contentment in Christ. May tao ba ho ba rito? Alam mo, pag-isip ko ng pag ako lang mag-isa sa kwarto ko eh. Ako lang mag-isa. Ako lang. Pag meron gustong tumag-isa, tinatabi ko. Pag meron ako gustong tabihan, tinatabihan ko. Pero ako lang talaga mag-isa sa kwarto. Pag-isip ko na umaga sa kwarto, magpagbaba ako, mag-indul sa loob ng bahay na, ako lang mag-isa, nasa kabi ng bahay sa naglahat eh. Yung iba nga, tabi-tabi sila, ilan na pag may namatay, tabi-tabi ang mga natatakot yung mga ina. Naniniwala sa punto ako, hindi. Ang tanong nila sa akin, pati po ay takot sa multo. Takot ang multo sa kwapo. Sabi ko sa akin nila, ay hindi ako takot sa multo. Ngayon, pag-ising ko ng umaga, pagbaba ako ng hagdan, sabi ko, thank you Lord. Marami pong pangangailangan ng buhay na ito, marami pangangailangan ng pamilya, marami pangangailangan ng church. Pero, thank you Lord, sapagkat sa piling mo, wala naming pangangailangan, wala naming kulang. Amen. Amen. Bakit gusto niyong palakpakan si Lord? Yan po talaga ang palakpak niyo, parang kay Lord. Satisfied life, contentment in Christ. Yeah? Number six. So, yung ginanahan kayo, magiganda kayo, magpakain kayo. Ha? Number six. Worry-free life. Sino ba yung lagi nag-aalala? Ano ang kakanin? Ano ang susuotin? Ano ang narampin? Paano makakabayad? Takot na takot kidyutin? O bakit natataranta ka na?
duty ko na eh. Magkakatapos na duty na. Kasi Bisaya, duty. Duty na ako sa Meralco. Duty na ako sa Lawasa. Duty na ako sa ano eh. Duty na ako. Ito ang pahubar dito. Huwag mo kayo magagaling sa akin. Hindi masama ang mangutang. Pero mas masarap, ikaw ang nagpapautang. Tandaan mo yan. Gawa 20:35, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay ka sa tumatanda. Worry-free life. Diba? Worry-free life. Ito ang mahubar nito. No? Tingnan nyo kayo mga katabi nyo, baka marami ng pilikis. Philippians 4:19, basa natin. And, paborito to ni Kriste M. Ni Kriste M. Alam ko yan eh. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ang Diyos ko ay ibibigay ang lahat ng pangangailangan ko mula sa Kanyang kayamanan, hindi maubos-ubos doon sa langit. Sa isang lamay, maraming umiiyak. Ano? Yung kanyang kaimlab umiiyak sa lamay. Iyak nang iyak. Ba't hindi pa nga umiyak eh? Hanggang sa ilalim ng ano? Sa ilalim ng coffin ng katahol, iyak nang iyak talaga. Ang kanta, ano? Parang si ano eh? Si April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggapin. Tapos may ano pa yan, may sombrero pa, may hagis pa. Tapos may mga umiiyak na mga kamag-anak. Tapos meron isang umiiyak din, lakas ang iyak na. Ano ba yung namatay, kamag-anak mo? Hindi. Ba't ang lakas ng iyak mo? Kaibigan mo? Hindi rin. Eh bakit ang lakas ng iyak mo? Kasi may utang. Hindi pa ako napapayaran. Lalo siya umiyak ng malakas. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Bakit worry-free life? Sapagkat ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Ilagay mo sa puso mo yan. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Ang ating mga layaw at duho hindi ibibigay ng Diyos. Yun ang ating pangangailangan. Number 7. Blessed life. Pinagpalang buhay. Abundant life. What does abundant means? Tinignan ko sa dictionary. Lagi ako meron ako laging katabing dictionary sa bed ko. Tinignan ko yung abundant. Abundant means more than enough. What does more than enough? Sobra sa pangangailangan mo. Sapat lang. Ang ibig sabihin abundant, umaapaw. Pinapagpala. Bless. Pinagpala mo ay. Amen. Awit 20 verse 6, tingnan natin. Now this I know, the Lord gives victory. Pakisabi, victory. May victory bus, may victory church, may victory chapel, may victory Christian fellowship. Pero yung iba doon, walang victory. Yung iba, handig sila lahat. The Lord gives victory to His anointed. Pakisabi, victory. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Pakisabi, victorious. Pag ikaw ay pinagpala, ikaw ay may matagumpay na buhay. Pakisabi, I am blessed! Pagbaba, pag-alis ko ng tahanan, ito sabi ko pag-alis ng tahanan, Lord, lahat po ng mga kasalamuha ko, bless them through my life.
bless me through their lives. Nagiginig pa mo pa tayo. Buhay pa ng bahay. Gabi na, tulog na si Joseph nasa baba na kahiga. Si Joseph nasa cellphone pa niya. Hindi ka ba natutulog, sir? Ginala ko yung ano, mga donut na mamahali ilang packs. Wow! Sabi ni Joseph, saan to galing, Papa? Sabi ko, nagpagkupit ako. Tapos ko magpagkupit, gusto ko magkape. Pumunta ako dyan sa may gateway, sa Cubao, nagkape ako riyan. Tapos, binigay ko yung picture ko. Sabi ko, bigyan mo nga ako ng mga box na mga donut na yan. Tapos ituko ko sa mga anak ko. Tapos sabi ko, sukli! Kasi si Ruth mamamalengke. Picture ko binigay ko. Nakainap ako ng kape, nakauwi ako ng mamahaling donut. No. Tapos, meron pa akong binigay kay Ruth. Sabi ko, Ruth, oh, mamalengke po kinabukasan. E tapos ko ba rito? Picture ko lang ginamit ko, ha? E di lalo na kung picture mo. Amen? Anong number yun? Anong number yun? Number, blessed life. Abundant life. Number 8, long life. May si yayay ko, si lola ko, namatay at the age of 93. Medyo bigil lang siya kasi matanda na. But she died. At yung ano itong tawagin, old age, si yayay ko, si lola ko. Kaya na hindi kami nakauwi ng mag-usaw at the time. Mahirap makauwi sapagkat nagpiprits ako eh. May conference, hindi ko na naiwan. Pero alam namin, bago namatay si yayay, pumasok ng langit yun. Kasi nakauwi kami ng mag-usaw na rin bago siya namataw. Namatay. Taga mag-usaw yung karilyo. Taga Manuwa. Meron din taga Aklan. Kung saan-saan lugar. Ano po? Long life, mahabang buhay. Kaya si lola ko namatay ng 93. Lalampasan ko yun. Mamamatay ako ng 193. Amen! Amen! Sino ang gusto na kumuwi na kay Lord? Taas ang kamay. Sino rito ang ayaw tumanda? Kung ayaw mo tumanda, mamamatay ka ng maaga. Hindi ka natatanda. Totoo yun, hindi ka natatanda. Kung namatay ka ng maaga, hindi ka natatanda. Kaya ayaw kong gusto ko tumanda eh. Ephesians 6:3. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Nakikinig ko ba tayo? Ingat-ingat! At saka hindi lang ingat-ingat, magpapabalo tayo lagi ng presensya ng Diyos. If your presence doesn't go with me, I don't want to leave this place. Nakikinig pa ba tayo? Kung hindi kita kasama, Panginoon, ayoko mong malis. Deuteronomy 28 says, I will bless you when you go out, and I will bless you when you come back. Nakikinig pa ba tayo? At para lagi tayong naiingatan, let the presence of the Lord continually be with us. Amen. Maraming pangarap sa mundong ibabaw na ito na gusto natin gawin at tuparin. Pero pag hindi pangarap ng Diyos yan, is divine protection ay mawawala sa atin. Pero si David, ang daming labanang nilabanan ni David, pero lagi siyang nagdadanalo because the presence of God was with him. Amen? Amen. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Number, anong number yan? Number 8, long life. Number 9, eternal life, walang hanggang buhay. Pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, meron pang isa pang buhay. Buhay sa impyerno na kung saan susunugin ka araw at gabi. Buhay sa langit. Sabi ng Bible, Revelation 20 verse 4, no more tears. Diba ang sarap, nasubukan nyo na yung shampoo ng bata at sabon ng bata?
No more tears yun. Isabon mo sa bata yung sabon niya, i-shampoo niya, isabon mo sa kanya, hindi siya iiyak. Ang tawag doon, no more tears. No tears, shampoo, no tears na nasabon yun. Pagdating sa langit, Revelation 20 verse 4, no more tears na. Alam ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Once in a while, iiyak ka. It's okay to cry. It's okay to cry. It means you are human. Pero alam mo ba, kapag na kay Kristo ka, tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, nagkaroon ka ng personal relationship with Christ, meron kang buhay na wala hanggan. John 3:15 hanggang 16. That everyone who believes may have eternal life in Him, in Jesus. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Alam mo, talagang nakakaiyak eh, pag meron kang mga mahal sa buhay na nawawala. Kahapon, nakashades ako eh. Kasi tinatago ko yung pagluha ko. Picture taking ko lang, bumabagsak yung luha ko, tinatago ko ng shades ko. Si Pastor Ravid umiiyak, sabi niya, Papa, wala ka bang ibang shades dyan? Wala na, isa lang ito. Sabi ko, pero sa cemetery, hindi na ako nakaiyak. Hindi pa kasi oras ng iyakan, iyakan na iyakan. Bihira kayo, hindi pa ka oras ng iyakan, iyakan na kayo ng iyakan. Sinasolo ninyo! Gusto nyo lahat na lang, inyo ang pag-iyak, sabi niyo niya pinaiyak. Yun ako, mitra yung nakaiyak. Dejak lang yun. Pero kahit ang iyong mahal sa buhay ay maagang uwi kay Lord, pero pag alam mo kay Lord na pauwi, masaya ka na rin eh, di ba? Mabuti na lang ang Diyos nagbibigay ng pag-asa. Bago ka palagutan ng hininga at nagbalik-loob ka sa kay Lord, pwede kang pumasok ng langit. May tao pa ho ba rito? Ako, marami na akong pinuntahan na naghihinga doon eh. Marami na. Misa ka, nasa full kaming pamilya eh. Tumunog yung cellphone ko. Iniwan mo sila. Saglit ha? Tsaka pupunta papa. Family day natin ngayon. Takbo ko nang isabi niyo. Hinabol ko. Sunod ko ay sa prayer ha? Opo. Maya-maya. Wala, natamawin din pa. Nakikinig pa ako ba tayo? Isa naman, tinawagan ako, takbo ka ng veterans, takbo ka ng veterans. Babae siya, no? Bali, tita niya, yun, Sister Joy, yun. Pero sunod ko sa prayer, sunod ko sa prayer, ako po. Pag sabi ko ng amen, amen, sabi niya, nalagutan ng hininga, patay, oh. Alam mo, hindi ko kinaya, lumabas ako. Alam mo, ang maging pastor, hindi rin pili eh. Mahirap din. Lalo na sa mga nag-ibang ganun ano ng buhay. Hirap. But the show must go. Mabuti na lang may buhay na wala hanggan. That everyone who believes may have eternal life in Him. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Hindi baling maikli ang buhay mo sa mundong ibabaw na ito basta papasok ka ng langit. Napakahalaga na tayo pumasok ng langit. Pag ang masama ay namatay, Luke 16:19 hanggang 31, sasalubungin niya ng demonyo. Ito na naman, ang isa na naman, parusan, arawag kami sa impyerno. Pero pag ang matuwid ay namatay siya sa lubungin ng angel yan. Diba? Dadali niya sa feeling ng Panginoon. Luke 16:19-31. At anong sabi niya ng John 11:25-26? I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, hindi siya tuloy-tuloy ang lubos ang mamamatay. He will be resurrected in the last days.
si Nanay Cora, Corazon Diaz Bakunawa, yun ang totoong pangalan ni Nanay. Eh, alam mo naman nung unang panahon, nagkakabaliktad, na ilagay Corazon Bakunawa Diaz. Kaya dapat ang middle name ko Bakunawa, naging Diaz sa tuloy. Sa libingan ni Nanay ko, sa Heaven's Gate, sa may Masinag, katabi niya si Mama. Magbalahin. Si Napoleon Toriano Rasco. Pero gusto ko ipaalam sa inyo, buto na lang nila at mga laman na lang nilang naging halikabong ang nandun. Pero si Nanay at si Papa ngayon, nasa langit! Nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Sapagkat ang nanay ko ay naborn again bago namatay. At si Papa bago namatay. 1 year siyang nahiratay sa karamdaman. Walang ginawa si Pastor Raging kundi kausapin, patanggapin. Nakikinig pa po ba tayo? Eh, sa magkapatid pa naman, si Pastor Raging pa naman ang paborito ni Papa. Ako sa mga anak ko, paborito ko si J.I. Na lahat ng paborito natin. Nakikinig po ba tayo? So, pinatanggap ka. Walang ginawa si Pastor Raging kundi dalhin si Papa sa Panginoon sa hinihininga ng buhay niya. Kaya ano pong sabi ng Banal na Kasulatan, John 10:10, balikan natin saglit. Oh, mati, meron pa. 1 John 5:11 pala, 5:11, bago tayo magwakas. In this, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ito ang patotoo na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ito'y natatagpuan kay Jesucristo ng kanyang anak. Sino man ang nasa anak ng Diyos may buhay na walang hanggan. Pero kung sino ang wala sa anak ng Diyos, walang buhay na walang hanggan. Verse 13. Aking isinsulat sa inyo ang mga bagay na ito para malaman ninyo na kayong nasa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Lahat ng mga tumanggap sa Christ, bilang Lord at Savior ng mga buhay, ay may buhay na walang hanggan. Nakikinig pa ho ka tayo. Kaya alam mo ninyo, pinanalangin, pinag-ayuno namin, ang baba pa ang buhay ni Nanay. Pero hindi na nangyari. Tinanong ko ang Lord, Lord, bakit hindi na po ba humaba pa yung buhay ni Nanay? Pinakita sa akin ng Lord si Enoch. Si Enoch ng Biblia, hindi mahaba ang buhay. Sapagkat gusto na niyang makapiling ang Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Kaya ba kami umaalis at lumpot na lumpot siya, bakit umalis na siya, baka gusto na niyang makapiling ang Diyos. Amen po ba? Ito po, totoo-totoo ito. Si Smith Wigglesworth, 23 patay ang binuhay niya. Pinag-pray niya na mabuhay. Namatay yung asawa niya. Pinag-pray niya na mabuhay ang asawa niya. Patay na yung asawa niya, pinag-pray niya na mabuhay. Nabuhay talaga. Nung nabuhay na yung asawa niya, sabi ng asawa niya, masarap sa feeling ng Diyos. Bakit pinag-pray mo pa akong mabuhay? Pag-pray mo na uli mamatay na akong pakabalik na uli sa Diyos. Pinag-pray niya uli na mamatay. Sister. Kaya anong sabi ni Pablo? Si Pablo, Philippians 1:23. Anong sabi niya? Kung makakasama ninyo ako, kagalakan niyo yun. Pero mas gusto ko na makasama ang Diyos. Mas gusto ko na makasama ang Diyos, sabi ni Pablo. Philippians 1:23. Kaya sa Philippians 1:21, he says, ang mabuhay para kay Kristo na mamatay ay pakinabang. John 10:10, balikan natin para napuntahan yung conclusion. The thief comes only to steal and kill and destroy. But Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Conclusion. Takbo tayo sa conclusion. Have personal relationship with Jesus. Make Him your Lord, God, and Savior. Love Him with all your heart, soul, mind, and strength. You will experience true life in its fullness.
Pasadahan natin ng konti, yung number 1 hanggang number 8. Pasadahan natin. Pwede niyo pang ipos lahat. Yung number 1 hanggang number 8. Meaningful life. Makulay na buhay. O makahulugang buhay. Colorful life. Makulay na buhay. Masayang buhay. Happy life. Joyful life. Number 5. Number 5. Hanggang sa possible. Satisfied life. Contentment in Christ. Contentment. Worry-free life. Blessed life. Long life. And most especially, eternal life. Tayong lahat ay kumayo. At habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, nakatayo, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo? Sinasamba at pinaglilingkuran mo ba siya? Minamahal buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Kung hindi pa, gawin mo na ngayon. Sapagat ang tunay na buhay at ang buhay na ganap at kasiyasiya at ang buhay na wala hanggan ay nakakabitlang sa ating Panginoong Jesucristo. Bow down our heads and close our eyes. Bow down our heads and close our eyes. Sa'yo, nagdangin pa.